Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ang iluluto ko ngayon ay sinigang na baboy. Yung pin-pressure can ko na baboy, yun ang gagamitin ko. So ang una, para mas mabilis kasi malambot na siya. So ang uunahin natin, ito yung mga ingredients. Pork cube, dried minced onion, white onion, tomatoes, tsaka pepper. Yung tinatawag na sealing sigang. So ilalagay ko na lahat dyan, lagay nyo na lahat, tapos pakuluan lang para lumasa. So ganyan lang. Lagay nyo lahat. Tapos tatakpan natin. Ayan. Hindi ako ng tubig. So lahat nilagay ko na dyan. Pakukuluan lang natin para lumasa siyang maigi. Ito, ano na to, 10 minutes ko nang pinapakuluan. So, ang gagawin natin ngayon, lalagay natin yung mga gulay. Sasabay-sabay ko na yan. Sitaw, okra, buo yan para hindi malapot yung sabaw. Tapos, ayan. Nilagyan ko pa nga ng sitsaro eh. Kasi di ba may tanim ako sitsaro, ayan. So, ilalagay ko yan. Tsaka pechay. Yung pechay, binili yun. Hindi ko tanim yun. Pinahin natin itong mga to. Tapos, sasabay ko na rin yung pechay. Ihuhuli ko yung pork, canned pork. Sige natin sa ibabaw. Pagkatapos nitong gulay, ilalagay ko na yung ano. Ilagay ko muna yung more sinigang mix. Lagyan natin ng konting patis. Ay, asin pala. Konti lang. Tapos konting patis. Konting patis ito. Konti lang. Sa kutsara siguro. Mabilis lang iluto to. Pinakuluan ko lang siya ng 10 minutes. Pagkatapos, nilagay ko na itong mga gulay. So, pagka medyo maluluto na itong gulay, half-cook na, ilalagay ko na yung ito. Okay, sige, pause muna tayo. Pakuluan ko yan, mga 5 minutes siguro. So, ilalagay ko na yung pampaasim. Ito. Konti lang. Titikman natin. Pag tinitikman ho natin ang pagkain, gumagamit ho tayo ng another na kutsara. Huwag ho ito, tapos isusubo nyo sa bibig nyo. Tapos ilalagay nyo ulit. Okay lang ho yun kung kayo lang kakain.
Pero kung marami kayong kakain, hindi yung dapat gumamit kayo ng ganito. Konti pa. Taas yun. Pagkulo nito, paglagay nung... Ilalagay ko na yung ano, yung pangalan ko. Ilalagay ko na ho yung nilata kong pork. So, ito na siya. Ang gagawin nyo, aamuyin nyo. Pagka naano nyo na okay ang amoy, yung amoy talaga siya ng nilagang baboy, ilagay nyo na ho. Pero pag hindi, naamoy nyo amoy bulok, itapon nyo ho yun. Ibig sabihin na wala na yung seal niya. Ito, malambot na ho yan. Nalakasan ko lang yung ano para kumulo na siya. Nakikita ko sa inyo. Pakikita ko sa inyo na malambot na siya. Malambot na siya. Kasi binoti ko siya eh. So, lakasan ko ang apoy. Pag kumulo siya, luto na siya. Sarado na natin. Dadagdagan ko ng patis kasi nung tinikman ko kanina, parang kulang sa patis. Sa alat. Konti lang. Dahan-dahan ho ang pagdagdag ng paalat kasi madali kong magdagdag na mahirap magbawas ng alat. Pwede na silang ano, gumamit ng patis kung gusto nila. Pag kumulo yan, okay na. Nagdag ko na. Kalahati nito yung nagamit ko. Kasi ginamit na ito eh, meron na. So pagkakulo nito, mga ilang minuto yan, yung halos kumukulo na nga eh. Yung malakas na malakas, luto na yan. Kayo kung gusto nyo, may tip ako, bumili kayo ng baboy. Halimbawa, 4 kilong baboy. Ilagay nyo na, pagkatapos, iatado nyo na siya. Halimbawa, ihiwalay nyo na natin. Na in 4 na ano na supot o ng plastic kasi freezer nyo. Kung may freezer kayo, kung wala eh syempre hindi nyo gagawin yun. Takasahin na ako. Masarap. Masarap lalo na nung naidagdag to oh. Yung baboy tsaka yung sabaw niya, sarap-sarap. O so ito, sasarado ko na to. Kumukulo na kasi. Pag naglalagay kayo ng paasim, alam nyo naman, bago kayo maglagay ng paasim, lagay nyo muna yung gulay kasi baka tumigas. So ganyan lang. Tapos na guys. Thank you for watching. Ba-boo!